Hello mga mamshies, magandang araw sa ating lahat at sa aming mga viewers. At ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap pero napakasimpleng fish fillet recipe. Pero bago ang lahat, ihanda muna natin ang ating mga sangkap na kakailanganin. Meron ako ditong fish fillet, cream dory po ito. Meron akong breadcrumbs, scrambled egg, water, salt at MSG, at ang ating all-purpose flour. Ngayon dito sa aking scrambled egg, ilalagay ko lang yung water. Tapos i-mix nyo lang pagka na well combined na siya, pwede na natin ilagay yung ating salt and MSG. Dito na rin po nakalagay yung MSG natin para iisang lalagyan lang. Ngayon, haluin natin siya hanggang sa matunaw yung ating salt. Bakit ko dito linalagay yung ating salt kung pwede naman po sa flour? Kasi yung iba sa flour linalagay. Para sa akin po kasi mas natutunaw, mas kumakapit yung lasa sa ating isda. Ngayon, simulan na natin siyang i-coat. Unahin natin yung fish fillet. I-dip muna natin siya sa ating flour. At least ma-coat po yung buong surface ng ating fish. Tapos, i-dip natin siya dito sa ating egg mixture. At least mabasa lang po yung ating fish, okay na po yun. Ngayon, isusunod na natin i-dip dito sa ating breadcrumbs. Alam nyo, ang technique dito, gumamit kayo ng gloves. Kasi yung sa akin, parang ang messy-messy niya tignan kasi isang kamay lang po yung ginamit ko. Pero nung tinry ko na kaliwat kanan, yung isa po ay para sa dry mixture, tapos yung isa ay sa wet mixture. Para po hindi siya dumidikit sa ating kamay. Or gumamit nga kayo ng gloves para sure. Ulit-ulitin nyo lang hanggang sa matapos nyong i-coat lahat ng ating fish fillet. Alam nyo, talagang may process din yung pagko-coat nito. Hindi siya katulad ng pagpa-fry lang basta na kinoat mo siya sa instant mix na flour na nabibili natin. Kasi diba minsan nalilito tayo kung alin ang uunahin nating i-dip, kung sa egg ba or sa flour. Ngayon ito yung tamang proseso para hindi siya humiwalay. Napapansin nyo minsan nagpa-fry kayo pero yung laman niya humihiwalay dun sa mismong coating. At dahil nga hindi na nagkasya yung ating fish fillet dito sa aking plato, kukuha lang ako ng bago para may lalagyan tayo, may space. Kasi baka po pagka pinagpatong-patong natin, magdidikit-dikit siya, baka po masira yung ating pagko-coating. Alam nyo, sobrang dali lang nito gawin and sa tingin ko matipid siya kasi yung fish natin parang dumadami. Hindi dahil din sa coating eh, kasi yung mismong coating natin, yun din kasi yung nakakapagpalasa sa isda. And hindi rin po ako sure kung pwede po yung ibang klase ng isda, pero sa akin kasi parang ito talaga yung ginagamit, cream dory na isda, kasi hindi siya malansa. Yung iba nga minamarinate pa to, pero sa akin diretso lang, pero wala pa rin siyang lansa. At tandaan nyo, pagka nagluluto tayo, lalo na pagka nagfa-fry, bago tayo gumawa ng ganito na pagko-coat or pagtitimpla, maghanda na po tayo ng ating kawali. Mag-init na kayo ng mantika para tipid din sa oras. Ngayon, dahil nga tapos na natin i-coat lahat ng ating fish fillet, meron na po ako ditong hinandang mantika na pinainit kanina pa. Medium heat lang po to. At dahil nga mabilis lang naman maluto tong fish fillet natin, hindi siya katulad ng mga meat na kailangan mo pa siyang palambutin. Ngayon, ready to fry na to. Salang nyo lang lahat ng ating fish fillet hanggat kasya po siya dyan sa inyong kawali. Pagka nag golden brown na, tulad nito, pwede nyo na siyang i-flip. Yung iba po dinideep fry nila pero para sa akin mas okay to para na maintain natin yung kanyang heat at yung pagkaluto. Kasi pag po niluluto nyo to, nagpo-float po siya eh, hindi po siya napapantay. So, pagka ganito, pwede mo siyang i-flip pag na-golden brown na, i-flip nyo lang ulit sa kabila.
At dahil nga naprito na to lahat, maghanda kayo ng tissue or strainer para mapagtuluan lang po na ating mantika. Hanguin na natin lahat ng ating fish fillet. Ito na yung ating fish fillet, sauce, at pwede kayo mag-squeeze ng ating lemon. Ngayon, ready to serve na ang ating fish fillet. Please don't forget to click like and subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong i-upload na video. Thank you!